Shoutout kay Skylar, sabi niya yung creamy ziti nila, nakaka-disappoint. At voila, ito na yun, creamy ziti pasta. Tatry na natin. Meron siyang Paul's cheddar and gouda cheese at vine ripe tomato. Meron ding bechamel sauce at ang ating arch nemesis, yung garlic bread. Nan nga natin kung maganda rin garlic bread nito. So far, masasarap talaga ang mga pasta sa 7-Eleven. Check natin kung kakasaba to. Ito ang itsura niya sa loob. Medyo parang konti, no? Pero yung cream niya, yan, medyo madami-dami. Sakto lang dun sa dami ng ziti. Pero mas konti ito dun sa Big Mac, no? So ayan, haluin muna natin ng konti para mag-spread out ang flavor. At tusukin na natin, yan. So sa pagtusok ko, no, parang mayroong mga part na sobrang luto at sobrang hilaw din. So ito na, try na natin kung naluto ba siya na maayos. First bite para sa inyo. First time ko kumain ng ziti. Parang medyo maasim siya. Definitely not for me. Siguro acquired taste. So try ulit natin siya. So I have to correct myself. Hindi naman pala siya masyadong hilaw. Maayos ang pagkaluto niya, no? At ito pa. Ang Italian talaga siguro ganito. Medyo maasim, no? Not really a fan of this. Ito na ang inaantay natin, ang ating pagtutuos. Manda na kayo sa garlic bread. In fairness, ha, maganda pagka-spread sa kanya. Tingnan nyo, yun, no? Tapos sa kabilang side, blank, no? Medyo promising ang garlic bread na to, ha? Ma-cheesy siya. Yan. Maganda na sana yung texture ng top. Kaso yung bottom kasi medyo nabasa nung ziti. So hindi consistent yung pagiging matigas niya. Try natin yung isa pa. Ang sabi ko nga talagang dapat nakahiwalay ito kahit papano, you know. Nag-iiba kasi yung texture. Pero yan, punong-puno ng flavor yung garlic bread niya. Lumalasa talaga. Pwede na. Kung favorite yung mga galtong lasa, medyo maasim-asim, para sa inyo to. But for me, konti ang serving, makreamy naman, at medyo maasim. So for me, I'll rate it about 5 out of 10. Edible naman siya, but again, hindi siya ganun kasarap. Maybe hindi pasok sa taste ko, no? So if you want to try this, punta na sa 7-Eleven, at marami pa rin tayong iti-taste test, no? As always, ang last bite ay para sa inyo. See you on our next Eat and Run. Bye-bye.